Mga puno, mga boss, mga kamping, mga kabunyog. Doon pa rin ho tayo sa ano. Magbibigay ho tayo reaction dito. UNTV ho ito, UNTV. Yun hong tungkol na naman ho doon sa security guard, na kawawang security guard na sinagasaan. Pakinggan ho natin. Hindi ho yata dumalo yung ano, yung akusado. Kaya ano ang nangyari sa preliminary investigation? Preliminary investigation pala to. Monica, natuloy nga kanina ang itinakdang unang preliminary investigation ng Mandaluyong City Prosecutor's Office dito sa insidente ng pananagasa ng SUV sa isang... Siguro, napanood nyo na to eh. May 60,000 views na ho yata ito. Oh. Security guard sa Mandaluyong City noong June 5. Tumagal lamang ito, Monica, ng isang oras at agad din umalis. Una, yung abogado ng respondent at kasunod naman ang kampo ng mga complainant. Yun hong, sinagasaan, ika-ika pa ho eh. Hawak-hawak ho nung inaalalayan pa ho nila. Pero pumunta ho siya. Yun hindi ho pumunta yung nanagasa. Hindi dumalo sa unang preliminary investigation ngayong araw sa Mandaluyong City Prosecutor's Office ang may-ari ng SUV na si Jose Antonio San Vicente. Kaugnay ito sa kasong frustrated murder at abandonment of one's own victim na isinampal laban sa kanya sa pananagasa nito sa security guard na si Christian Flora. Yun yung isinampang kaso, yun yung mismo nangyari. Alden, tanging abogado nitong si Attorney Danny Macalino ang dumating. Ngayon ko na po yung complaint. We cannot submit the counter affidavit now without the complaint affidavit. So, siguro yung hindi ho pagsipot nung akusado eh, baka payo rin ng abogado. Total, kukunin ko lang naman yung ano eh, complaint affidavit eh. Kaya sabi niya, hindi pa kami pwede mag-submit ng counter affidavit. Ngayon ko palang nakuha eh. Kaya sasagutin ho nila yun. Yun yung complaint affidavit na sinasabi. Attorney Danny Macalino. Well, he has to present yung counter affidavit. Samantala, personal na dumalo ang biktimang si Christian Floralde sa pagdinig pero hindi ito nagbigay ng pahayag. Ayon sa kanyang abogado, nagsumite na sila ng ebidensya na kinakailangan sa kaso. Nagbigay kami ng mga ebidensya doon na nagpapatunay kung sino ang may gawa ng nangyari sa kanya. Nanindigan din ang kampo ng biktima na itutuloy ang kaso. Depende sa biktima. Sabi, hindi ako makakapagsalita tungkol sa mga negosyasyon. But let justice run its course. Muli namang tiniyak ng abogado ni San Vicente na handa silang tumulong kay Floralde, ngunit nilinaw nito na hindi nangangahulugan na tinatanggal nilang arigluhin ang kaso. They're willing to help, no? But that doesn't mean arigluhin yung kaso. Monica, itinakda nga ang susunod na preliminary investigation sa kaso sa darating na June 23. Ibig sabihin nito, 6 na araw lamang yung magiging pagitan. Inaasahan natin dyan, Monica, na magsusumite na ng kanilang counter affidavit itong kampo ng inireklamo o respondent na si Jose Antonio San Vicente. At inaasahan din natin dyan, Monica, dahil magsusumite siya ng kanyang counter affidavit ay personal na siya nga dumalo dahil kailangan yung personal na presence niya kapag siya ay nagsumite ng kanyang counter affidavit. Monica? Dante, nabanggit ba kung ano ang dahilan kung bakit hindi nakarating ang akusado sa unang preliminary investigation? Monica, ang gaya nga ng nabanggit ng kanyang abogado na si Attorney Danny Macalino, hindi naman kailangan ang personal na presensya o personally mag-appear yung kanyang kliyente sa sabi ko, advice ng abogado niya eh, no? Hindi kailangan. Kaya dahil hindi pa nga sila nagsusumite ng kanilang counter affidavit. Kapag magsusumite na kasi ng counter affidavit, obliged na ang respondent na mag-sumite, pupunta ng personal doon sa piskalya, Monica. At Dante, na nabanggit ba nitong biktima na si Joseph kung magmula nung lumabas itong akusado, nag-surrender, ano, ay nagkaroon na ba sila ng pagkakataon na makapag-usap, Dante?
Yes, sir, Monica, sinubukan nga natin kanina nga po na nagpahayag itong si Christian Floralde, subalit hindi siya nagbigay ng pahayag. Tanging ang kanya lamang abogado na si Attorney Federico Violena ang humarap sa atin, Monica. Maraming salamat, Dante Amento. Alam niyo, no? Pag ito nailusot, napakagaling ho ng abogado nitong akusado. Yun lang ho masasabi ko. Kasi ho, hindi ko sabay magagaling sila eh. No? Paano sila, anong ipapile nilang counter affidavit dun sa ano? Dun sa kasong isinampa sa kanila. Kung hindi palalabasin nila na ang nangyari ay isang pawang aksidente lamang na hindi sinasadya. Yun ho ang posibleng maging sagot nito eh, doon sa complaint sa kanila eh, na frustrated murder, saka abandonment eh. Wala na ho kung maisip na iba. Hindi po gumagamit. Mayroon ka, sir, magpa-subject sa drug test to confirm your claim? Depende sa advice ng aking abogado, yung susundan ko siya. Actually, ang charge na kinasasangkutan niya is a traffic accident charge. Yung the matter of... Ayan o, sabi ng abogado niya, di ba? Ang kasong kinasasangkutan niya is a traffic accident, involving traffic accident. You know, yun on. Yung abogado niya ang sasalitarian eh. Yan o. Yan po gumagamit. Mayroon ka, sir, magpa-subject sa drug test to confirm your claim? Depende sa advice ng aking abogado, yung susundan ko siya. Actually, ang charge na kinasasangkutan niya is a traffic accident. Ayun, di ba? Linaw, sabi ng abogado niya. Yung kasong kinasasangkutan niya is a traffic accident. Yan ho ang iyaano. Yan lang ho, wala na hong iba eh. Ika-counter affidavit niya eh. Doon sa frustrated murder sa kanya eh. Tsaka yung abandonment ng ano eh. Niya sabi, dalawang kaso eh, di ba? Yun ho yun. Depende na ho yan doon sa judge na hahawak niyan. Kung alin sa dalawang panig ang magiging papaboran o magiging desisyon ng hukom. Yun hong nag-aakusa na frustrated murder o itong nagsasabing hindi sinasadya. Aksidente. O, di ba? Yan o yan. Kaya kung minsan ang hirap po umano eh. Kumuha ng hostisya eh. Dito sa Pilipinas eh. Kasi o yan ho ah. Napanood nyo naman ho siguro lahat. Malinaw pa ho sa sikat ng araw. Ha? Pwedeng sabihin natin, nung nabunggo yung security guard, pwedeng sabihin natin, aksidente. Ha? Pero yung sinagasaan pa at iniwan, hindi na ho aksidente tawag dun. Tutuluyan eh. Di ba? Tutuluyan eh. Maski sino ang magsabi, kaya nga maraming galit. Pati ho sila Rapi Tulpo, pati ho si Ben Tulpo, At yun nga, meron pang tawag dito, press conference. At yun nga, nagmano pa yung nanay nung akusado, dun si General Danao. Kaya nga, pinanood ko yung si Bitag, tawa ko ng tawa kay Ben Tulpo eh. Tama naman yung sinasabi niya. Na may mano-mano pa. Paano yun? Matagal siyang gigil na gigil dito. Tapos ngayon, nung sumuko eh, press conference na nilabasan. Di ba? At may mano-mano pa, may kamayan pa. Wanted yung anak mo, malapit na ma-wanted eh. Buti, lumabas kayo eh, pagkatapos ngayon. Parang lumambot si General Danao eh. Parang malambot na siya eh. Dati, tigas.
Ah, baka adik ka. Ha? Ba tayo sumuko? Anong klaseng tao ka? Mga ganun salita eh. Nung, so, nung lumitaw eh. Ha? Yan mo yan. Magiging para sa akin, no? Gaya nga sabi, na-sensationalize na itong ano na to. Itong pangyayari na to, no? At yun nga, sabi, hindi papaareglo, di ba? Sabi. Kaso eh, yung tinatanong yung abogado nung nag-aakusa eh, magkakabaano areglo. Tuloy yung kaso, hindi ko alam sa kanila kung anong gusto nila, yung pag-usapan, kung anong pag-usapan nila, parang ganun yung sagot nung ano eh. Nung abogado nung nag-aakusa eh, parang malambot. Mm-hmm. Tinatanong eh, kung aareglo eh, hindi ko alam sa kanila eh, parang ganun eh. Oh. Nagpapatunay kung sino ang may gawa ng nangyari sa kanya. Nanindigan din ang kampo ng biktima na itutuloy ang kaso. Depende sa biktima. Hindi ako makakapagsalita tungkol sa mga negosyasyon. But let justice run its course. Muli namang tiniyak ng abogado na isang... Sabi ng abogado niya, depende sa biktima. Hindi ako makakaano na kung anumang negosyasyon, ano ha. Pa, hindi ba? Hindi pinal na hindi sila magpapaareglo eh. Oh, di ba? Depende sa biktima, hindi ko maano yung ano kaya, gabi nung abogado eh. Mukhang bitin eh. Sabi nung abogado nung ano, nag-aakusa, di ba? Pero yan, mabigat. Masyado na akong sensationalize eh. Sabi nga nung nanay nung akusado. Tsaka dito ho natin malalaman kung gaano ho anong batas. Ha? Kasi nga, pinipilit nung kabila, nung inaakusahan, na isang aksidente ang nangyari. Yun ho, ang kanilang palalabasin sa kanilang counter affidavit, wala na hong iba eh. Oo. Wala, yun lang talaga eh. Wala na hong ibang pwedeng sabihin eh, na ito'y isang aksidente lamang. Para sa kanila, oh, na hindi sinasadya. Yun ho, wala na hong ibang ilalagay na counter affidavit. Wala na hong maisip eh. Oh. Yan nga, sabi nung nanay niya, diba? Nagsalita na, mabait yung anak ko. Ganyan. No? Eh, ang problema ho, yung anak niya, ito hong akusado, eh, meron ho dating record sa LTO ng reckless driving, 3 na yata eh, diba? O kaya siya, sabi ni General Tanaw, bakit hindi pa kinakansila lisensya niyan? Oh, magkano ba binabayaran niyan para makalusot 'yan? Mga ganun-ganun eh, oh, 'di ba? May dati na hong ano eh, mga record ho na sa pagmamaneho eh. Hindi lang ho ngayon eh. Oh, 3 na daw nga, 'di ba? Oh. Halos the same din ang mga ano kaso. Ha? Kaya magiging mabigat ho 'yan. Para ho dun sa hahawak ng kaso na yan. Ha? Palabasing aksidente ang pangyayari na yan. Ewan ko ah. Iba na ho kasi batas eh. Eh kung yun nga ho. Ewan. Sa Comelec eh, nakakatakbo yung mga convicted eh. Oh. May mga kaso nakakatakbo. Oh. Ewan. Mahirap na yung batas dito. Kaya sinasabi ng mga anong klase na batas dito sa Pilipinas eh, no? Agaya ho yan, talagang ewan kung paano lulusot yan. Kung matatawag ninyo isang aksidente, gaya na sinabi ng abogado ng akusado, na ang kaso niya ay involving traffic accident, maliwanag pa ho yan. Oh. Yun ho palalabasin niya sa counter affidavit niya, na ito'y isang hindi sinasadyang pangyayari. Ah, oh, di ba? Yun ho, wala na iba eh. Oh. Ewan ko, batas dito. Saka ho doon sa susunod dyan, hindi na ho pwedeng hindi lalabas yung akusado, yung ho na nagasa, hindi ho pwede. Oh, lalo na pagdating na ng ano yan, nakakita na ng ano yan, magkakaroon ho ng warrant of arrest yan. Oh. Kung available yung kaso, magpapiyansa ho yan. O, yun na nga ho yan. Hearing na ho yan. Alam niyo naman sa korte, babasahan ang sakdal yan. Ah, ano masasabi mo? Guilty or not guilty? Not guilty siya sabihin yan.
pag siya, babasahan niya, ikaw, kamote, eh, inaakusahan ng ito, ano masasabi mo? Guilty or not guilty? Not guilty. Oh, eh, yan ang nangyayari. Yung minsan na talaga kita mo na na, pinatay. Not guilty pa rin ng, yung kagaya nangyari kay Noels ka, yung pulis na bumaril doon sa ano, di ba? Oh, nag-plead, not guilty pa. Oh, may abogado pa. Meron pa rin abogadong tumatayo sa kanyang panig para ano yun, ganun-ganun. Oh. Kaya, ang di ba lumabas doon kay Noels kay, kaya daw niya nagawa yun eh, dahil nawala siya sa kanyang sarili, dahil nga doon sa inano nung bata, yung naging react, yung naging galaw nung bata. Kaya daw siya nawala, ganun eh, oh. May lusot pa rin eh, oh, di ba? Yan ho yan. Eh, pero nanalo yung ano, nanalo yung panig ng mga pinagpapatay niya. Kasi nga, na-sensationalize na. O, na talagang grabe, talagang close range, binaril ho yung matanda eh. O, diba? Ganun ho dito kasi. Ha? Mahirap pong ano, meron hong mga nagtatanggol, maski na. Doon ho sa Maguindanao Massacre, o, diba? O, si Portun. Ang nagtatanggol doon, oh, masakit ha, o. Oh. Eh, baho batas eh. Ang hirap. Kaya ho, oh, yan nga, nasabi ko, ang hirap kung humingi ng katarungan eh. Oo. Oh, oh. Lalo na kung ikaw, isang mahirap lang. No? Shout out ho tayo, mga boss. Jeff Ramos, na, shout out. Giselles, Jesser, Stepan, shout out. Emmanuel Sabile, shout out. Dolor Garcia, Adoracion Timaranan. S. Makise, Ladies Anita, shout out. Ladies Anita, Latin Baya, Akira Milus, Joe Flores, Allen Lee, Rachel Esguera. Sabi ni Rachel Esguera, pa-shout out po, congratulations kay Dr. Tricia Robredo, natanggap siya sa Harvard Medical School. Oh, talagang matalino eh, talagang ano eh, ha? Congratulations, Dr. Tricia Robredo. Oh, sabi ni Rachel Esguera at ako na rin. Daniela Aike. Mirna Regalado, shout out. Edelberto Garcia. JBR Tagun, Patricia Sakaki, hapon siguro to. Edeline Martisano, Urban TV Vlog, Ramon Oclares, Joseph Bertodaso, Eman Escalona, Boyong Kong Balong, Ryan Yumura, Amazona Resuena, Del Pineda. Sabi ni Del Pineda, Epal naman, gusto yata maging Pineda chip. Si ano to, yung kay Big Soto. Oh, ay, Tito Soto pala. Ito pa isa, why now Sen, sabi niya. Kasi nagsalita na, kinontent ko yata si Senator Soto kahapon eh. Kaya yun ang mga comment, no? Sabi ni Jeff Ramos, magandang gabi po tayo, more power po sa inyo, magandang buhay po sa lahat na nandito at naninindigan lagi sa tama at totoo. Mabuhay po tayong lahat, sabi ni Jeff Ramos. Sabi ni Chair Stepan, good evening po Sir Karoke. Lupit talaga ng, ang lupit talaga dyan sa atin, basta may pera lusot sa mga kasamaan. Kawawang mahihirap. Mahirap na nga ginagawa pang mangmang ng mga may salapi. Sana naman huwag padala sa pera ang SG. Stay safe po, sabi niya. Eh, tignan natin kung hanggang saan, ha? Pero yun nga, no? Magkakaroon din naman siya ng pera, eh. Magigilty pa yung, ano? Oo, sigun ho yan, ha? Diyan ho natin makikita. Kung papano tatanggapin ng huwes ang counter affidavit na isasubmit nung akusado na
nakalagay po doon na hindi niya sinasadya ang nangyaring pananagasa. Yun ho, wala naman ng ibang sagot. Yun lang ho yun. Kasi ho, yun ho ang kasong isinampa sa kanya eh. Frustrated murder eh. Kaya sasagutin ho yun. Hmm. Kaya yan ho, depende nga ho doon sa judge na hahawak. Ha? Sabi ni Emmanuel Sabile, sabi nga ni Bamboo sa kanta niya, ang hustisya ay para lang sa mayayaman. Sabi ni Delor Garcia, good evening po Kuya Roque, mahirap talaga dyan sa Pinas. Palakasan, basta may pera at may kapit sa malaking tao, mahirap kalabanin. Sabi naman ni S. Makise, dyan sa Pilipinas, ibang trato ng batas sa mahirap at sa mayaman. Pag nagnakaw ng mangga, kulong agad. Pag nakasagasa, may conference pa. Kawawa talaga ang mga pobre. Totoo yan. Sabi ni Ladies Anita, maraming salamat po sa pag-shoutout po sa aking pangalan po. Mabuhay po programa, Mr. Sa totoo lang. God bless po and your loving families. Do care. Good care. Stay safe. Oh. Sabi ni Kalatni, good evening, Karoke. Hindi pwedeng arestuhin ang may koneksyon. Sa Pilipinas, ang may koneksyon lang ang malakas. Sabi ni Joe Flores, di ba may running joke tayo na kung di na namatay ang sinagasaan mo, ay sagasaan mo ulit. Kaya lang tanga yung driver kasi nakalimutan na huwag sagasaan ulit kung maraming tao ang nakaka-witness. Oo. Sabi ni Allen Lee, protection, marami siyang mga high-ranking official sa military. Sabi ni Ladies Anita, good evening po. Sa ating bansa, ang rule of law ay dalawang klase. Isang pang mayaman at isang pang para sa mahirap po. Totoo po yan si Soto na sinabi niya yon, Lolo, na pinagbintangan ng nagnakaw ng mangga na kulong. Yan pang buhay na tao, sinagasaan, hindi nila na ikulong. May naging kasunduan na yan, maliwanag pa sa sikat ng araw, na ang PNP ay may pinapanigan. At kawawang gwardiya yan, ang ating rule of law. General Danaw, nalagyan na yan 100% ewan, sabi. Good AM sa tao, sabi niya, good PM. Ang tao, marami din talaga naniniwala sa Diyos. Sabi ng Panginoon, mangini babae dito sa mundo ang kasamaan. Mangingibabaw dito sa mundo ang kasamaan. Ayan sa kasulatan, bakit kaya tayo pa rin nagtaka? Sabi ni Raquel Isguera, pag may pangkabuhayan showcase, tapos na ang laban, lalo na pag nanahimik na yung guard. Ang problema nga ay mahirap yan eh. Pag sumampay sa korte, maski manahimik siya, kung talagang madiin at mahusay din yung abogado na hahawak dyan sa kaso ng gwardiyang sinagasaan, eh pwede na hong tumuloy yan. Pero kagaya sabi nung abogado kanina, ewan ko sa kanila kung anong magiging kasunduan nila. Pero yun nga, people of the Philippines na nga ho kasi yan. Oo, nangyari na ho yan sa isang vlog ko, diba? Kagahapon, oo. Oo. Yun hong gwardiya na yan, pagka nasa full bloom trial na ho yan, kung tutuusin yan, di na ho yan pwedeng umatras. Umatras man yan, tutuloy ang kaso kasi di na nga siya hong nag-aakusay. Witness na lang siya eh. Hindi na ho siya ang people of the Philippines na ho. Oo. Yun ho yun. Edeline Martisano, shout out. Ramon Oclares, sabi ni Ramon Oclares, si Bebe ay magiging puppet ni Enrile. Good luck, Philippines. Totoo yan. Ha? Totoo yan. Sabi ni Rachel Esguera, sorry po, Karoke. Wala naming bilib dyan kay Tito Sen. May parehas naman tayo. Hindi naman ako bilib dyan.
Oh, totoo yun, di na nabilib dyan. Doon lang ako, kinontent ko lang siya kasi pabor siya dun sa ano eh. Sa nasagasaan. Eh, dun sa sinagasaan eh. O, di ba? Eto pa si Ruben TV Vlog oh. Hello po, good day po. Kayo naman po, Mr. Totoo lang, bilib na bilib kayo sa kanya. Eh, ngayon pa niya gagawin niyan. Tagal-tagal na nasa service. Anong nagawa niyan? Sabi niya, hindi ako bilib, Ruben Vlog. Ikaw talaga? Kinontent ko lang siya. Pero hindi ako bilib sa kanya. Sabi ni Edeline Martisano, pag cocaine isama na dapat si Blemblong diyan sa ipa-drug test, Senator Soto, nag-presidente pa. Nga eh, bakit ganun? Uso na ba ngayon yan? Asan yung hustisya? Don't wale, sabi niya. Oh. Basta ito na lang ang bantayan natin. Sa 23 yata, 23 yung second. Magsasubmit na ho ng ano eh, counter affidavit. Ito hong nanagasa, no? Yun na ho yan. Tag dito. Pag-aaralan na ho yung sinagmit na kaso at saka yung depensa ho nitong kabilang panig. Diyan na ho makikita. Diyan makikita yan. Kung merong pang nalalabing justisya. Oo. Kasi ho yan, dyan, pwede na kung ano yan, didismissin yan. Pero yun nga, pag dinismiss yan, aapila pa rin ho yung ano. Pero malabo ho madismiss yan eh. Pero ko, kung kaya nilang panigan itong akusado. Yan ho yan. Makikita natin yan. Pero ako, maasa ho ako dyan. Magkakaroon ho ng ano yan. Tawag dito, probable cause. Maliwanag naman kasi ho eh, diba? Na yung kaso eh, yung frustrated murder at saka yung abandonment. Oh, maliwanag ho kasi, dami. Kaga sabi nga nung nanay niya eh, sensationalized na yan eh. Oo, oh, diba? Dyan ho natin makikita kung meron pa nga justisya, no? Ganito lang po mga boss. Salamat po sa mga dumadagdag na subscriber, no? At yun, God bless. Dasal. Paano kaya itong bansa na ito? And really, right hand of the president. Parang kagaya rin nung panahon ni Makoy Jr. And really rin, ang kanang kamay ng kanyang ama. Ngayon, eto na, 98 edad. Ginawa pa rin kanang kamay. At yun nga, marami na naman daw siyang nakukuha ng reliable na tawag dito, mga banta. Naguguluhin, may maggugulo sa sisira, sa pamumuno. Baka ano naman yan. Sana wala na sabugan kagaya nung diniklara Marcel Lo. Marami yung sumabog-sabog, mga namatay, kaya ako nakapagdiklara ng Marcel Lo. Kasi nga ako, ayun nga, marami raw kong gustong manggulo. Ganun na, eto na naman tayo. Meron na naman daw gustong manggulo. Sabi nitong si Enrile, Sus Mariose. Ha? Abi, 98. Bagay, ganyan ho talaga maraming salapi. Kayang dugtungan yung buhay, di ba? Mga stem cell kung ano-ano para lumakas ang katawan hanggang kayang buhayin ng pera ang katawang lupa na ating hiram lamang sa Panginoon e gagawin ng salapi. Total, kagaya yan. Siguro eh, malaki-laki sweldo niya kay BBM yan. Ha? Kanang kamay na naman eh. Cabinet member eh.
Diba? Saan kukunin yung sweldo yun yung mga yan? Sa tax. Sa bakang payat. Nagagatasan na naman ang gagatasan sa loob ng 6 na taon. Lord. Ha? Parang ano yan? Totoo lang. Parang si Juan Ponce Enrileho ngayon ang magiging pangulo ng Pilipinas. Kaya nga ako nung sabi, magiging puppet lang siya. Si BBM. O, wala nga naman di siya sumunod dyan. Dekalibring abogado yan. At kanang kamay ng tatay niya yan. At sinabi naman ni Enrile, nagkagawin ko lahat upang magtagumpay ang administrasyon ni BBM. Ay, nako. God bless po, mga friend. Gandang hapon.